Grabe na naman ang ulan. Lakas. Umaangge. Huwag lang sanang babaha. Ayan, meron. Ito sa bahay. Ito, check ko yung mga motor ko kasi hindi na na-restart eh. Baka mapanis na naman yung nagbibihan natin. Ito yung isang motor, yung Leo. Ginamit ko nung nag-truck day ako, mga TSA. Ngayon lang ako eh, kaya balik ko yung jack. Ayusin ko. Sa kanyang makina niya, gagamitin ko. Lalagay ko sana sa drop bike. Tuduwang ko doon. Pero papalitan ko siya ng iba. Lipin natin yung makina. Ayan, oh. Ayan siya, air filter. Ganda lang tingnan. Makina niya, MTRT 30.5-25 yung valve size. Kukunin ko yan. Lalagay ko sa drag bike. Pero papalitan ko yan ng ibang head. Tapos explain ko na rin yung cams niya tsaka yung 14, konting basic ano lang, explanation. Ito na, tanggal na yung makina. Tinatanggal ko na rin yung head. Ito, MTRT head. Ang ipapalit ko dyan ay ito. TSMP head. TSMP head, 29.5-25. Nagkasama na siya nito. Ayan. Okay, kalasin ko lang. Tapos compare natin. Okay, kalas na yung head. Ito na. Tapos ito na yung TSMP. Ayan. Ito, nabili ko matagal na. Gagawa sana ako ng DIY na ano, low bench, pero hindi ko pa nagagawa. Kaya hindi ko pa ito ginagalaw. Yung port niyan, yung pa rin. Ayan, yan pa rin ang port niyan eh. Wala pa akong ginalaw. Stock port daw, na big bulbs. Ito namang MTRT. Naka-port na yan. Ako nag-port. Na medyo malaki. Meron akong sinunod na guide dyan eh. Sa porting. I-share ko rin sa inyo. Pero experiment ko lang yun. Tsaka walang definite na ano eh. Na proof na lumakas sa akin eh. Ay, hindi, lumakas. Pero hindi ko alam kung mas malakas siya sa iba na gawa ng iba. Ayan, makikita nyo yung difference. Mas malaki to, 30.5. yung chamber nya pang 59. Ito 59, sinukat ko yan, sinukat ko ng caliper yan, 59 yan. Ayan, isa lang kamay ko parang 59.5. Yung hawak ko kasi yung ano eh, camera. Ayan, 59. Ito, halos parehas yan. Ang difference, bukod sa bulbs, tingnan nyo mabuti. Ito, pansinin nyo, yung after nung bulb seat, itong shroud nung bulb, matalim pa siya. Ayan, sharp. Ang galing na nga natin parehas. So yan, kita nyo yung port, stock. Hindi ko muna lilinisin yan kasi bahala kong ano eh, gumawa ng DIY flow bench. Kukunin ko yung flow nyan. Tapos gagawa ko ng porting na ano, yung experimental na dimpled pero with a twist. Hindi lang puro dimpled. So ayan. Pagdating dito, merong cut yan. Triangle, 5-angle. Tapos dito, ito yung shroud. Naka-shroud siya sa bulbs. Sharp to, di ba? Sharp. Ayan. Tsaka tingnan nyo to, pansinin nyo.
Yung degree niyan, ang alam ko 10 degrees yan eh, something. Yung ginawa ko naman, ito, sa MTRT, kinamay ko lang to eh, dati. So, yung sharp dito na shroud na kagaya nito, yan, kininis ko lang ng Dremel. Madumi lang ah. Hindi ko masyado nalinisan eh. Yan, kininis ko lang yan oh. Tapos mapapansin nyo to, palalim, palubog. Bakit ko linubog? Yun ang ano ko eh, style ko eh. Kasi sabi na iba, binawasan mo, dinabawasan kompresyon. Pero binawi ko naman sa shape ng piston. Ng piston pa ganun. Kanya-kanya. Kanya-kanyang style. Yung iba, ganito. Tapos lalagyan ng oval shape dome. Ganun ginagawa ng iba. Tapos sa akin naman ganito ginagawa ko. Hindi ko naman sinasabing mas tama yun sa akin. Yan lang yung trinay ko. Ayun lang. May naka-degree yan eh. Hindi ko nakalimutan ko na kung ilan yung ginawa ko rito. Kasi meron akong ginawang 15, 20, 25. Sukatin ko na lang to. Hindi ko matanda kung anong yung head na to, kung 20 ba to o 15 eh. Pero ito, alam ko 10. So, malamang to 20. Sensya na. Memory gap. So, yun lang. Yun lang. Yung sa chamber. Ano yung difference? So, I hope may napulot kayo. Kung katanggap-tanggap sa inyo ang aking ginawa. Comment lang po. Baka may suggestion kayo. Kasi kulang pa ako sa experience sa racing eh. Lalo na sa drag race. Sa circuit, okay to eh. Gumaga, ayos naman eh. Nakakatapos naman eh. Pumupodium din. Sa 14, ayun nga, stuck pa to. Ayan, gas pang. Ayan. Meron akong calculator dito eh. Kasi, parang nagiging ano ko eh. Gusto ko merong basis eh. Meron akong ginamit na calculator pag compute ng sukat ng port. Papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung sinasabi ko kanina sa chamber, yung difference nila. So, magkaibang chamber, magkaiba rin piston. Ito yung mababaw. Kaya ganitong design niya. Ayan o. Oh. So, sobrang taas pa nga ito eh. Mga dating piston ko ba ito eh. Ayan. Ayan, dyan yan. Ito namang isa, ayan o. Oh. Hindi ko nagamit to kasi nabungi eh. Bagong bago, tapos nabitawan, nabagsak, nabungi, aray. Ang mahal pa naman. 3,200 isang blank piston. Sabay ganun lang. Iyak! Ayan, ganyan. Kung anong mas matulin, hindi ko masasabi sa inyo. Pero ganito yung ginagamit ko sa pang race bike. Hindi ko lang sure kung mas matulin ako sa gawa ng iba. Sure ako mas matulin sila. Pero minsan nakakasilat-silat din. So ito, mga ganyan, para sa akin, stock. Pwede yan, touring pang gamit. Tapos ganito, may galaw. Kininis ko lang. Kasi naiisip ko, sa loob niya ng chamber, yung sharp edges na ganyan, maaari siyang uminit eh, kasi matulis eh. Diba? Pagdaan ng apoy dyan eh, maaari siyang uminit. Ngayon. Tsaka yung flow niya, hindi ano, palagay ko, hindi smooth yung paglabas at pagpasok sa intake at saka paglabas ng exhaust. So, kininis kong ganyan. Binilog ko lang. Hindi pa nga makinis eh. Ito, nagkamali eh. Nagkamali yung nagtorno. Nasugatan tuloy. Kasi figure 8 to. Yan no. Figure 8. Ayan.
winara ko lang for experiment. Okay, sukatin natin yung port, ha. Sa pagsukat ng ano ng port o internal diameter, meron akong ano, ito bore gauge na manual. Ito lang, ano lang ako, poor man's bore gauge. So manual to, papasok mo yan dyan. Merong iniikot dito para mag-lock. May spring yan. Ayan. Kinuha ko lang to. Ayan o. Imbis na caliper, para may pasok ko hanggang malalim. Ayan. Yup. Naintindihan nyo yung idea. Tsaka ako siya susukatin ng caliper. Isang kamay lang. 26.7. So, 29.5. Yung ano valves natin 29.5, 26.7 yung port dito. Unin natin yung ratio, 26.7 divided by 29.5 equals 90, kasi times 100 natin eh. So 90%, laki no. Okay na to, hindi ko na palalakihan tong port na to. Malaki na yan. Spring yan, yan o. Pag pinasok mo dyan, ayan. Tsaka mo higpitan to ngayon. Tsaka natin sukatin. 29.5 tsaka 26.7. Habang pumapasok sa loob, lumiliit eh. Kasi ano. Hindi, pasok pa rin. Okay lang pala. Pag tinayo, masikip. So, mas maluwag yung ano, pagilid kaysa tayo. Parang ano siya, oblong. Pa-oblong na ganun. So, yung patayo, yan. Gandito lang kasi nag-iiba na yung shape dun. Yun. Nakita nyo? Yun o. Pagdating dito, maliit na. Hmm. Pag ganun doon, yan, lumuwag eh. Pagdating dito, sukatin ko ha. 29.5 na. 0.3, 29.3. Banda rito. Sa malapit na sa ano, sa stem, sa guide, valve guide. Dito, yung throat niya, tawag na throat. Yung after nung ano. Ayan o. Kati natin dito. Throat daw tawag yan eh. Kaya pag nagpagawa ko headworks, masama raw throating. Sukat. So, sinusukat natin para hindi natin tinatantya lagi. After ng throat, ayan, after ng throat, 26.5 sa pansukat, ha? 26.5, ayan. So, after nung ano, nung throat, 26.5. Kukunin din natin yung ano nyan. Calculator ko rin para accurate. So, yung ano nya, yung throat nya, 26.5. Divided by ng intake valve size 29.5 equals 89. So halos 90%. So malaki, malaki yung ano nito, yung stock headworks. So ngayon, gagamitin ko naman yung app, yung pag ano, compute ng headworks kung anong sizing. Pero itong TSMP na to, malaki na siya. So okay na siya. Hindi na kailangan anuhin. Lakihan pa. Eh, sa palagay ko. Ano na lang, lilinisin na lang natin to. To. Piblend na lang natin ng maganda. Konti na lang yan. Exhaust, ganun din. Ganun din yung method. Meron ding app nyan. Pakita ko yung app ha. Ito, biblend na lang kasi medyo ano. Ano, may matalim. Ayan. Dito, ganyan. Dito sa ibabaw, huwag masyadong bawasan kasi ninipis, hihihina to eh. Yung sumasalo dito sa
seat na to, yung ilalim niyan, pag tinabasa ng gusto, wala nang ano, wala nang uupuan tong exhaust na valve seat na to. Yung banda rito, huwag masyadong tabasan. Bilugin lang ng konti. Yung size ng exhaust naman, hindi ko masyadong nilalakyan to eh. Gamit tayo ng manual bore gauge. So, ito, malaking tulong din to kung magpo-port kayo para madaling magsukat, tsaka hindi yung tinantya lang. Hindi tantya meter. Ito, meron tayong basihan. So, kung nakagawa tayo, tapos medyo alam nating maganda, marirepeat natin. Gagawa lang tayo ng journal. Re-record natin yung ano natin, mga ginawa. So, ayan. 20, oh, wala pang 25 eh. Oh. 24.7. 24.7. Mas maliit to kesa size nung ano. Kesa size nito. Kesa size nito pala. Pero siyempre, yung throat, iba pa rin yun. Ayan, no? 21.3 sa caliper. Dito, parang ganun din. Okay din yung sukat ko sa caliper, tsaka dito. 21.4. Konti lang. Ano lang yun? Nanginig lang ng konti. So, gamitin na natin yung ano, ah. Yung porting app. Download ko lang sa ano, Google Play. Ayan. So, ulitin ko. Ito, bore gauge. Mura lang to. So, bumili na kayo kung nagpo-port kayo o may sinusukat kayong iba. Para hindi tayo tantyameter. Pero kung ano, magaling na kayo magtantya, eh di okay na. Isa na kayong ano, tantya master. Sorry. Sorry sa joke. Di nakakatawa. Okay. Gamitin natin yung app. Ito, buksan natin yung app. Ideal 4-stroke intake port calculator. Ayan, merong round, shape, tsaka donate version. Ba't ganun? Basta ito, round shape na lang tayo. Tingnan nga natin itong donate version. Ano yun? Try again. Okay. Balik tayo sa app. So, port C, yung throat. Port B, yung semi-guide. Port A, yung pinaka-intake after ng manifold. So, ayan, quick check. Ayan, yan din yun. Ayan. Makikita nyo, gamitin nyo lang tong app kung gusto nyo. So, cylinder head type. Pili tayo. Meron tayong 1 intake valve. Tapos, diameter natin in millimeter. Intake valve size. Intake valve size, 29.5. Ayan. Bore natin. 63 to eh. 63. Tapos, stroke natin, 57.9. Cylinder 1. RPM 1,000 ah, 10,000 pala. So yung port A natin, factor natin 90%, kasi yan yung na measure natin, di ba? Ayan o, merong recommendation dito, 0.8 to 0.9. So kung ako magpo-port for safety, 0.85, pero ayan o, 0.9 daw eh. Tapos port B, yung gitna, 100% tayo dyan eh. Ayan o. 0.9 to 1.2. So okay lang yung ano, 100%. Yung C naman, yung sa na-measure natin at 0.89. Ayan, 0.89. Yung sa seat yan eh. So tingnan natin yung results. Ayan. Yan din nakuha natin, 26.7 kanina eh, di ba? So, calculated to.
kung ano pa, kung maluwag pa, kaso parang sagad na yung pagka-port nitong ano eh, TSMP. So okay na siya. Susundan lang natin yung recommended na values, ayan, yung range. So yung mga recommendations nila sa kaliwa, yan yung touring siguro, yung sagad naman, racing. So ayan, 0.8, 80% ideal, 90% sa guide, 80%, so ganun. So 90% yung ano, racing natin. Ayan na yung ano, diameter na ano, porting natin. Ito naman, pinapakita lang niya yung result ng ano natin, in-input natin, 180cc ako. Itong gas speed, maganda pag-aralan. Ayan. Kasi lumiliit port, bumibilis yung speed natin eh. Lumalaki, bumabagal. Pero, depende yan sa size ng ano natin. Nung chamber at dome, kung paano hahatakin. Pero, pag nilitan natin yung port, sige, litan natin ha. Yung factor lang naman ang babaguhin natin. Gawin natin 80. Ito 90. Sagad sa minimum. 80. Result. Yung gas speed natin. Bumilis. Kita nyo? Diba? Bumilis. So, mas maliit, mas mabilis. Mabilis yung speed. Kaya lang, mas konti. So, hindi pa tayo expert dyan. Kailangan natin ng bench flow at saka maraming experience. So, gusto ko lang mag-share kung paano gamitin itong app. So, okay. Ayun. Check na tayo ng app. Ito yung isang set natin. Ano, I hope may kabuluhan yung mga pinagsasabi ko. Tsaka pala, don't forget to like, share, and subscribe. Yan, 40,000 subscribers na tayo. Sali kayo dun sa aking CBT giveaways. Balik tayo rito. So, ito, yung cams, nandito, meron siyang sarili. Para dito, tatry ko ngayon, ito. Mastercam by BRT. So, roller na siya. So, ayun lang. Yan muna yung share ko. Sana meron kabulan yung pinagsasabi ko. Sana may napulot kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayun, meron akong CBT giveaways. Yung I1 pang gilid. Sali kayo doon. Lalagay ko yung description. Tsaka mechanics. Lagay ko na lang sa description. Tapos mag-leave na lang kayo ng comment. So ayun, thank you sa inyo. Pinagtsagaan nyo akong panoorin. Umabot kayo dito sa dulo. Umulan-ulan pa rin. So, I hope you're having a great day. Ano nga po ito po iba? Yung ADD, susunod ko yan. Kakardahan ko. Pero ito muna. So, thank you uli. Have a great day. Stay safe and God bless. Thank you. Bye-bye.